Magandang magandang tanghali po sa inyo lahat. Nagbabalik po ang inyong kakulastog. Andito po rin po tayo sa loob ng Retiro Park. Ayan, andito po tayo ngayon sa Palacio de Cristal. Ayan, tinatawag na Crystal Palace. Ito po ay napaka-importante pa rin po sa atin, eh, sa Pilipinas, sa bilangang Pilipino. Hindi lang po sa napakaganda ito ng Palacio de Cristal, ay napaka-importante po ng history. Yun, historia po nitong Palacio de Cristal. Okay? A Crystal Palace. Crystal Palace ay ito po ay ginawa 1887. After 4 years po, ito naman po ang ginawa. Nung after 4 years po ng Palacio de Velasquez, ito naman po ang ginawa, Palacio de Cristal. Okay, Palacio de Cristal, ang arkitekto si Ricardo Velasquez Bosco pa rin po. Kung makikita nyo po yung dome, iisa lang po yung style, no? At hindi lang po yan sa, dahil dyan sa kay Ricardo Velasquez Bosco tayo magtatapos. Ito po ay greenhouse, kaya po yung Crystal Palace. At alam nyo po ba kung ano ang in-exhibit dito, kung bakit sila gumawa ng greenhouse? Ha? Dito po dinala ng mga Espanyol lahat ng mga spices natin galing ng Pilipinas. Dito po nila ano, kinulture. Ayan. At ang karamihan na sabi, kesyo yung mga minerals daw kinuha ng mga ano, hindi po yun ang importante nung araw. Nung araw po kasi napakamahal po ng mga spices, kaya po sila naglalakbay ng buong, sa buong mundo naghahanap po sila ng mga spices. Yun po yung napakamahal, no? Kaya yung mga spices na ginagamit nila ngayon dito, halos karamihan po ay spices po natin yun. Yan, yan po. Hindi po mga mineral, mga spices po nang galing sa Pilipinas. Kaya kung mapapansin nyo, napakarami pong mga Filipino na dito sa Spain. Napakagaling po magluto. Bakit? Kasi yung sabor o yung lasa na panlasa ng mga Espanyol ay kuhang-kuha ng mga Pilipino, dahil yung spices na ginagamit nila dito spices po natin, mga Pilipino. Ayan po yung Palacio de Cristal, makikita nyo. Pwede po natin pasukin yan. Ano, may exhibit din po dun sa loob, ha? Makita natin kasi noong ang ginawa po nila, nagdala po sila dito ng mga 10 pamilya ng mga Pilipino para po para mag-alaga ng mga halaman ng mga nagaling sa atin sa Pilipinas. Pupuntahan po natin, dito po tayo magdadaan. Ayan. So yung mga spices po na yon is hindi rin po tumagal, kaya inilipat po nila. Pasok po tayo dito sa kuweba. Ayan. Hindi po tumagal, kaya inilipat din po nila. Ayan, ayan po. Ayan, punta tayo doon. Papasok po tayo. Makita po natin yung loob. Ha? Papasok po tayo doon.
Ayan po mga extension din po ito ng Reina Sofia Museum. Museo de Reina Sofia. Makita po natin yung loob. Makita po natin, okay na po yun ha. Makita na rin ha. Saka may secret. Sekreto pa po dito. Ayan po yung view. Pag nandito naman, hindi na po tayo sa Palacio de Cristal. Ayun, doon po tayo galing kanina. Doon, doon po tayo galing kanina. Ayun o. Ngayon, papasok po tayo. Makita natin yung exhibit. Gracias. De Filipinas. De Filipinas, recuerdo. Adelante, gracias. Andito po tayo. Ito po ngayon exhibit nila. Ha? Andito po ang exhibit natin na nakita natin. Ayan. Parang ano, no? Yung kulay dilaw na yan, parang orchids na hindi yung maintindihan, no? Ayan, marang orchids nga. O ano, flowers. Eto po ah, makikita nyo po ah, yung loob, eto po yung loob. Umawa nyo dito naman po, sobrang init naman po dito ngayon. Kasi nga, of course, greenhouse dapat mainit. No, dapat mainit. At kung makikita nyo po, ayan yung mga structures po nito, yung mga bakal, no? Riveted po, riveted. Wala pong naka-screw. Riveted po lahat yan. Naka-rivet. No? Riveted po lahat yan. At the same materials po ang ginamit po dito is the same materials ng Eiffel Tower ng France. Yan po. Same material po. Ayan o. Makita nyo. Riveted po. Ayan o. Wala pong naka-screw dyan. Walang naka-welding. Riveted po lahat yan. And it is made by glass. Yan, gawa lang po yan sa bakal at salamin. Yan, makikita nyo po. Ayan. Andito pa rin po yan sa loob ng Parque de Retiro. Retiro Park po. Ha? Yan, makikita nyo. Ang init po. Sobra po init dito ngayon. Kanina galing tayo din sa malamig. And dito po tayo sa greenhouse. At pagkatapos po noon, dahil kwento ko po ulit sa inyo, no? Nung mamatay lahat yung, hindi naman po lahat ng yung mga halaman, dahil hindi po na-adapt nung klima, dahil kasi po pagdating ng winter, sobrang lamig po dito. Hindi po kaya ng mga halaman po natin. Hindi po kinaya. Yan. Kaya ginawa po nila ito sarsuela. O, dito. Ginawa nilang ballroom.